Sige. Yan, pupunta kami at mag... mamalengke. Kasi finish na yung Thanksgiving sa Amerika. Pero ako, ngayon pa lang ako magte-Thanksgiving. Okay to ah. Okay, hindi ako pinalitan anak, si Nujano Villamil. Ako yung nag-back out, ako yung umalis, hindi ako pinalitan, alright? So, Jano Villamil, ako yung umalis kasi binabaliwala naman nila ako, tapos hindi naman nila ibigay kung ano yung tanong ko na kailan ba ako dito, hanggang kailan ba ako dito. Kasi bago ako pumunta doon, isang day lang yung sinabing schedule sa akin. Nagbase ako doon sa pinakaunang binigay nila sa akin na list of mga artista, tapos nakalagay yung Mystica. Nung una, November 9 lang, hanggang sa na-postpone ng November 13, hanggang sa na-postpone ng November 16. So, doon ako nagbase na since iisa lang naman yung schedule ko, ako, with the specific date na November 9, noong una. So, of course, yun ang alam ko. So, akala ko na-postpone lang ng November 13, and then na-postpone ulit ng November 16. And that is the reason why wala akong dala-dalang mga gamit, mga ganon. Na-inform nila sa lahat except me. Yun lang talaga. Lahat na-inform except me. Ang tanong, bakit hindi nila in-inform sa akin? Maraming mga kasagutan na dapat kong malaman pero hindi nila maibigay sa akin kung ano yung kasagutan. Is it because alam nila na magba-back out ako kung sinabi nila na ito yung days tapos ito lang yung shooting date ko? So, malalaman ko in advance kung sakali man ibinigay nila sa akin yung schedules ko, tapos ko konti lang naman pala yung dates na ako i-shoot, plus ko konti lang naman pala yung role ko na parang extra lang, one-liner lang, bilang katulong. I mean, I don't have any question about kung anong klaseng role. Okay? Kaya nga, pumunta ako noon dahil alam ko na maganda yung role kahit katulong kasi meron kaming magandang tandem with Long Mejia. So dahil sa iniba na pala nila ang script, iniba na pala nila yung concept at wala na si Long, and that is the reason why sabi ko, parang ano na lang, one-liner na lang pala. Parang extra na lang pala yung ano ko. Plus, hindi lang yun eh. Hindi lang sa dahil I felt na parang extra na lang, kundi dahil ayaw nilang ibigay talaga ever since kung ano yung days ko. So, kahit sino, ilalock-in ka. Pagkatapos hindi mo in-expect na ilalock-in ka, tapos hindi ka handa, wala kang mga gamit, mga ganon. Kaya I had to spend 22,000 para bumili ng para bang nag-umpisa ulit ako nang nagbabahay-bahay doon sa kwarto na yon. Lalo-lalo na sa groceries ko, pagkain ko, mga makeup ko, mga kung ano-ano yung mga pangangailangan ko araw-araw. Kaya ako nakagastos ng ganon. Pero the fact na sabi ko gumagastos ako dito pagkatapos hindi ko alam kung ilang shooting ako, buti sana kung malaki yung TF ko. Kaya sabi ko parang mas malaki yung gastos ko kaysa yung magiging TF ko later kasi hindi man lang nila maibigay kung ano yung schedules ko. Walang nakakapagsabi kasi I am sure na pag sinabi nila magba-back out talaga ako hanggang sa umabot na ng 1 week. So I have decided talaga na okay, nakikipaglaro kayo sa akin, akala nyo susunggaban ko na lang dahil akala nila siguro patay gutom na ako na kahit magkano na lang kikitain ko kung ilang shooting na lang tapos ayaw na lang ibigay. So para bang nilinlang nila ako. So it was actually fraudulent misrepresentation kung kinakailangan dalhin ito sa korte. It is fraudulent misrepresentation. It's a fraud. Para bang pinatibong ako. Ano ba yung tawag doon kuya? Patibong? Para pinatibong ako na
Saka na lang nila, saka na lang nila sinabi. Nung nandun ako, trinap ako eh. Para bang, ikaw, kahit sino, papayag ka ba kung sakaling ganun pala ang mangyayari na hindi lahat ay klaro? Natural, hindi. Hindi ka papayag. Tapos, okay lang sana kung okay ang treatment. Eh, binabali, wala na nila. Ako na nga lang yung nag-iisang artista doon kung saan ako dinala. Tapos, 70 staff and crew. Imposible ni isa man lang walang makaisip na sandali lang si Mystica kumain na kaya. O, pangalawang araw ko na noon, nung nag-complain na ako, pangalawang araw ko na yon. Pangalawang breakfast ko na yon. Kaya kung sino yung nagsasabi na maarte o whatever, hey, hindi sa kaartean dahil kung maarte ako, hindi na ako umabot ng 1 week. Kasi sinabi nga naman yung Ivan, sabi niya nung una, nung tinanong ko talaga, sabi ko, o yun, pinabalik ko na si Stanley, yung anak ko sa Cavite, para kumuha ng mga damit. Mga ilang days ba talaga ako dito na malakin? Kasi hindi nyo kasi sinabi sa akin na nag-advance kung ilang days ako. At saka ang alam ko, 1 day lang. Kasi hindi nyo ako binigyan. Hindi nyo ako binigyan ng tamang information. Well, sabi, pasensya ka na, Mystica. Siguro, sabihin mong magdala na lang siya ng good for 1 week or 2 weeks. So ngayon, lumampas na yung 1 week. Tapos wala pang naibibigay sa akin ng information kung hanggang saan ako. Okay? So sino, kahit sino naman, oras na ganun na ang pangyayari at talagang wala na talagang clarity, hindi na clear ang lahat. So talagang magre-reklamo ka na, hindi ka naman siguro gago na sunod-sunuran na lang at nag-aantay na lang forever na yung konting kakapiranggot lang na tanong ko, hindi pa nila mabigyan ng tamang kasagutan. Kami lang ang bida doon sa GC namin. Kami lang ang nagpo-post ng mga selfie-selfie namin. Oh, kami lang ang mga malakas ang loob. Diba? Anong kwarto ka? Ha? Anong kwarto ka? 205 na. Ha? 307 na to. Alright, so starting tomorrow na yung ano namin. So meeting lang pala today, tonight. So bali today pala yung ano lang yung para call time na lahat ng mga cast. Tapos ngayon, tonight, we just had a meeting na hindi na kami pwede umuwi. So Kuya Frank at saka Stanley, uwi muna kayo. Saka na lang ako sunduin pag tapos na ang shooting. Okay? Text ko na lang kayo. Kasi at the time na nag-complain ako ng room, tinanong ko din. Sabi ko, hindi lang yun sa privacy ko o kayo yung room ang ano ko, concern ko ngayon. Kailangan malaman ko talaga kung hanggang kailan ba ako dito. Kasi may iniwanan akong family. Ako lang inaasahan, pari finances, lahat-lahat, pati mga aso ko, ganun. Mga pagkain ng mga aso, ganun. Lahat ako nag-desisyon yan. So ngayon, wala na akong choice kundi ibigay kay Stanley, yung anak ko, yung aking ATM. So, every time, halos every day, pumupunta siya sa akin na nagbibigay ng pagkain ko kasi wala naman akong sariling ref. Kaya every night ako nagpapadala o kaya every kung anong oras in the afternoon para bigyan lang ako ng tamang pagkain. Kasi nga naman, kung magbabasa lang ako dun sa pagkain na binibigay nila, talagang magugutom ako. Eh hindi ako sanay sa ganun, di ba? Kung ako ay tao na hanggat kaya ko naman bumili ng sarili kong pagkain, and then I have to, okay? Kaysa ba ni magsasuffer ako? Ganun lang. Kayo nga nagsasabi na, pasalamat daw ako dahil binigyan ako ng opportunity. Well, granted nga na ganun nga, nabigyan ako ng opportunity. Pero kung yung mga bagay-bagay na may mga bumabagabag sa akin, tapos hindi magandang treatment, na binabaliwala na lang ako, yun na nga lang, after the shooting, di ba? Mas mauna yung hotel ko na madaanan. Maano lang naman na idaan na lang ako para makapagpahinga ako. Kaysa yung all the way pa na uunahin daw sila, sina Jackie Lou, tapos ako na lang daw ang ihuhuli. So ibig sabihin yung biyaheng yun, it took mahigit 1 hour ulit yung biyahe na yun. Samantalang mas nauna man naman yung hotel ko coming from the shooting location. Maano na lang sana na drinap na ako para makapagpahinga na ako. Diba? So, noong dumating na ako sa hotel, yung tiran kong room,
pasado 11 o'clock na, pagkatapos na iwan ko pa yung bag ko sa sasakyan. Kasi natural, kung may mga bumabagabag na sa'yo, something is really wrong. Wala na eh, nakalimutan ko na yung bag ko, kasi may mga bumabagabag na sa akin eh, pero tiniis ko pa rin, nagtyaga pa rin ako at umabot pa rin ng 1 week bago ako magreklamo. Can you imagine that? At kitang-kita nyo doon sa mga post ko, sobrang magalang, talagang as in talagang tao na talagang pagdating sa ano, parang sunod-sunuran lang. Diba? Ngayon lang ako nagngangalaiti dahil I cannot take it anymore. Kahit sino nga naman, pag sumabog. Diba? Yung mga iba nga, hindi mo akalain na makakapatay na pala dahil sa galit. Pero hindi naman ako aabos sa ganun. Ang sa akin lang naman, I just wanted to make a point. Hindi naman porke Jackie Lou, tapos mystical lang ako. So kinakailangan uunahin si Jackie Lou. Samantalang, andyan na yung hotel ko, idrop mo na lang ako. Pero hindi raw. Uunahin pa daw si Jackie Lou. Biro mo yung mga ganun. Yung mga ganung klaseng example. Pero hindi ako nag-complain. Ipinaparating ko na lang ngayon sa inyo kung sino-sino yung mga taong nandoon at that time na sana tratuhin nyo naman ang mga artista nyo without discrimination. Kinuha nyo akong artista, pues itrato nyo ako na artista din. Hindi yung parang wala lang. Diba? You have to treat me like anybody else. Pare-pareho naman kami nag-e-effort. Diba? Hindi porke mas malaki yung TF nila, hindi porke mas malaki yung role nila, hindi porke mas malaki sila sa tingin ninyo at mystical lang ako. Well, and then you just have to take me for granted. Hindi pwede yung ganun sa akin. Wala akong na-experience na ganyan buong buhay ko while I was in showbiz for 20 years. Kahit sa probinsyano, mismong si Coco Martin, oras na tapos ko yung eksena ko, tapos pahinga, and then ibibigay niya mismo yung upuan niya sa akin, ganun din si Lito Lapid. Si Coco Martin, tatapikin niya ako, Mommy, are you okay? Mommy, kumain ka na. Mommy, you did a great job. Coco Martin yan. Diba? Kayo yung mga nagsasabi na tinanggal ako dahil hindi daw maganda ang ugali ko, ingrata daw ako, maldita daw ako. Well, si Coco Martin na mismo ang makakapagpatunay, o kaya yung mga staff, o kaya yung mga crew, the ultimate, yung mga pinakamaliit na mababang posisyon ng isang crew, sobrang respeto ko sa kanila. Every time na makikipag-usap ako sa kanila, may po, may lahat, may please, may ano kung may kailangan man ako. Diba? They always attend to my needs. They always attend kung ano yung kailangan ko. Sila nga mismo yung advance na pupunta dyan. Anong kailangan mo, Miss Mystica? Ma'am Mystica, ano pong kailangan mo? Ma'am Mystica, kumain ka na ba? Ma'am Mystica, ganito. They have to make sure na I am okay. Wala akong problema. Probinsyano na yan, ha? Eh, how much more nga pala doon sa mga naging ibang ano ko noon na ako mismo, yung talagang, at that time talagang kasagsagan ko. So, never ako na naitrato na katulad yung nakuha kong trato ngayon. Diba? Obviously, nakita ninyo, pati si Ivan, yung pinakalas statement ko na lang, kaya ako naglagay sa GC dahil binabaliwala ko ano yung mga imine-message ko sa kanya. Pagkatapos sasabihin niya na kung sino na lang daw yung tao dyan na ano mas maganda daw, personal ko daw sasabihin. Kanino ko sasabihin? There are 70 crew and staff writer, kanino? Kaya nga sabi ko doon sa ano eh, sa message ko, kanino po? Kasi sabi niya, kung may problema daw ako, in person ko na lang daw sasabihin. Well, si MJ, ibinigay sa akin si MJ, but she doesn't even have the courtesy na sagutin kung ano yung mga hinihiling ko or kung ano yung mga tinatanong ko. She doesn't even have the courtesy. Pagkatapos sasabihin niya na personal ko na lang daw sasabihin sa kung sino yung ano doon. Wala nga akong malapitan eh. You have seen my last post right there. Na gabi, naghanap ako ng tao na pwede ko sanang ano, dahil I cannot take it anymore. If I would stay there for more hours and then hindi ko na kaya talaga, hihimatayin na talaga kasi nagpapalpitate na ako, diba? Sometimes yung stress yun ang papatay sa'yo. So, once na naramdaman mo yung stress, hindi baleng hating gabi o kaya madaling araw or what, if you really needed some help at the time para at least kahit papano mawala sana yung worry mo, mawala sana yung palpitation mo, mawala sana yung intense
na talagang pagwo-worry mo and nobody was there for me. Okay? So right now, I have to go. Mamamalengke na kami kasi we will celebrate our Thanksgiving kasi sa ngayong ex ko, siya yung nagbibigay sa akin ng allowance pang mukbang. So sabi niya, you need to have some party na Thanksgiving. Kailangan, ano kasi, supposedly, pagdating ko noon, supposedly noon 25th pa lang, dapat yun na yung time na i-celebrate namin ni Stanley. Dahil sinasabi namin, di ba, celebrate na natin anak ko noon. Pero dahil sa I wasn't in a good mood pa, talagang nasa giyera mood pa ako at that time. And that was the reason why hindi ko muna inasikaso yung pagta-Thanksgiving namin. Pero right now, we are going to the palengke sa Kadiwa. So, doon na kami. Pati anak ko, na-depress. Kaya nung pinalabas yung putang inang mga, ano, yung mga kagaguhan, mga kasinungalingan nila na statement, official statement daw, well, I have already proven you guys, lahat ng mga statements nila ay mali, kasinungalingan. Because yung mga post ko sa YouTube or here, yung mga last post ko dito, I had all the proof, I had all the evidence na sila ang nagkamali, na sila ang sinungaling. Yun na yun, okay? Babalikan ko